kahit hindi pa natin dapat problemahin si Lolo, hindi pa natin nalulusutan yung fingerprint matching na yan. Pero huwag kang mag-alala, malulusutan din natin yan. I can't be as confident as you, knowing that my future, my life, hangs on a balance now, knowing na yung mga fingerprints ko nasa mga polis. Kapag mahal ko na po sa buhay yung nangangailangan, hindi ko po sila susubuan. Kaya nga po sana kapag kinailangan mo ako ni Lolo, kakayanin ko. Kakayanin mo yan. Sigurado ako ito. And I was told that Carlos was the first person to attend to my dad nung nag-carjack arrest siya. Ate, anong iniisip mo? Na may kinalaman si Carlos sa pag-carjack arrest ni Papa? I highly doubt that. Kung meron siyang gagawing foul play o mali, makikita ng lahat. And Annalyn was there. So, inantay muna niya makalabas ang OR, ang tatay ninyo? To do him harm? Your words, not mine. Joey! Lolo? Okay ka lang? Annalyn? Ginayang may boss si Lola Pepe. Baka mo ginawa yun, ha? Ha? Baka mo ginawa yun? Kinatakap mo ko? Zoe! Ha? Baka mo ginagaya yung boss si Lola Pepe, ha? Zoe! Ano ba nangyayari sa'yo? Tsaka, ba't naman kita tatakutin, Zoe? Annalyn, narinig kita. Ginayang mo yung boss ni Lola Pepe, ikaw yun! Zoe, wala akong ginagawang ganun. Hindi nga ako nagsasalita kanina eh. Ngayon lang ako nagsalita kung kailan mo akong kinakausap. Alam mo, baka mami, nagpaparamdam sa'yo si Lolo. Makapatig ang tao! Mabihirap! Makapatig ka pa ng tao, hindi mo din yung tinataan mo! Nabasa akong literature eh, tungkol sa mga taong nasa ICU na... Huwag mo sabihin yan! Huwag mo sabihin yan, hindi nagpaparamdam sa akin si Lolo Pepe! So, hindi naman masama yun eh. Ang totoo nga nun, kung yun talaga yung nangyari, ang swerte mo eh. Kasi mahal ka ni Lolo. Baka ibig sabihin nun, meron siyang message na gustong parating sa'yo. Dumating na bisita na kakilala daw ni Sir Pepe. Ano daw? Gusto daw nilang makausap yung mga apo ni Sir Pepe. Sige. Annalyn, ha? Sinasabi ko sa'yo, tigil-tigil lang mo yung pananakot sa akin, ha? Hindi ka nakakatawa. Nangyari dun? Ano yung ganito mainit ang ulo? Ah, baka PMS. Ako PMS. Alam mo naman yan. Hindi na nawalan. Paparamdam niya yata si Lolo sa kanya eh. Lolo! Napatay ko si Lolo, hindi ko sinasadya. Dati, hindi ko sinasadya. Napatay ko si Lolo. Si Lolo, inagaw ko yung cellphone sa kanya kaso... Kaso natulog ko siya, nahulog siya sa bangin. Hindi ko naman sinasadya, tinulungan ko siya eh. Kaso niloko niya ako eh. Niloko niya ako, sabi niya hindi niya kami isusumbong ni Mami. Sabi niya hindi niya kami dadamay. Ano ka ba naman? Hindi mo pa ginawa ng tama. Eh sana pinatid mo na lang yung ugat niya sa ulo o nag-iwan ka ng instrumento para magkaroon siya ng seizure. Carlos? Oh, Lynette. Anong pinag-usapan niyo ni Ma'am Giselle? Nakita ko kasi kayo kanina na nag-uusap. Anong sinabi niya sa'yo? Doon ako sa hindi na sinabi. Bakit? Lynette, parang wala siyang tiwala sa akin. Parang may ginawa akong mali kung kaya nasa ICU pa ang tatay nila. Hayaan mo na si Ma'am Giselle.
Eh diba, dati pa naman, talagang hindi na kayo okay na dalawa. Tsaka, napag-usapan nga namin ni Josa, yung mga taong katulad ni Ma'am Giselle, kung minsan, naghahanap ng taong masisisi. Huwag ako. Kasi ginawa ko lahat para mailigtas ang tatay nila. Bakit, Lynette? Naisip ko lang si Annalyn. Ang bata pa niya kasi eh. Pagkatapos ang nangyari sa Ninong Cromwell niya, ito naman ngayon na nangyari dun sa lolo niya. At hindi lang yun. Si RJ, muntik pang mamatay, diba? Alam mo, Lynette, parte na ng buhay natin ang mawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Alam ko. Pero kasi iba yung sitwasyon ni Annalyn. Kasi doktor siya eh. Meron siyang kakayahan na magligtas ng buhay ng mga tao. At yun yung hindi niya nagawa sa Ninong Cromwell niya. Tapos ngayon, iniisip niya na baka hindi rin niya magawa yun sa lolo niya. Wala naman talagang magawa si Annalyn. Dahil hindi naman siya nag-o para sa lolo niya, kundi ako. Tsaka sabi ko nga, na-experience ni Annalyn na mawala ng mahal sa buhay. Hindi ko nang sinasabing nasanay o i-expect niyang mamatay ni lolo niya. Pero, parte ng pagiging doktor niyo. Lalo na ang mga surgeons nang mamatay ng pasyente. Dahil hindi kami Diyos para mailigtas namin ng lahat ng pasyente namin. Oh, para Michael. Papunta kayo ng Apex, di ba? Oh, actually, paalis na kami dito sa East Ridge. Pare, meron sana akong ibibilin sa'yo. Kasi may iwan si Lynette dito eh. Pwede bang bantayan mo si Lynette? Ah, sa best friend natin? Oo, oh, pare. O sige, Carlos, ako na ang bahala. Okay, pare. Salamat. Okay, sige. Bye-bye. Hey, love. Oh, hi. Si Doc Carlos ba yun? Ano sabi? Wala naman. It's not nothing. Ano yung sinasabi mo, ikaw yung bahala? No, kasi kailangan bumalik ni Carlos dito sa East Ridge. Eh, wala namang makakasama daw si Lynette dun sa Apex. Kaya worried lang siya dahil baka walang masabayan pa uwi. So, I told him, ako na bahala. Let's go. Okay. How's work? Good. Tiring. Carlos. Oh. Pupunta ka na sa East Ridge? Oo, oh, Lynette. Hindi ka ba sasabay sa akin? Kasi nakakaya naman sa mga tao, kadadating lang natin. Tapos sabay pa tayong aalis. Tsaka ikaw lang naman ang kailangan doon sa East Ridge, hindi ba? Oo nga. Pero sila Michael, malapit na rin dito. Mamaya, subay ka lang sa kanila. Sige. Okay, sige. Bye-bye. Kababata namin sa Sibuyan si Pepe. Kaya nung mabalitaan namin na nangyari sa kanya, pinili talaga namin magpunta dito. Talaga po, salamat po ah. Ipagdarasal namin ang kaligtasan niya. Hoy! Kung ganyan, mahaba buhay na lang daming chicks nung nagdadasal para sa kanya. Uy, tumigil ka nga dyan, ano? Puro ka nalang biro. Nakapanlulo mo ang sinapit ng lolo niyo. Sana usigin ang konsensya niya ang sino mang taong nanakit sa lolo niyo. Bakit ganyan kayo makatingin, ha? Zoe, ano ba? Mga kaibigan sila ni lolo. Eh, bakit ang samanin ang makatingin?
Tumigil ka nga. Pagpasensyahan niyo na po siya. Sige, sige. Ma'am! Zoe! Ma'am, saan ka ba galing? Kayo na pa kita inaantay. May binili lang ako. Oh my gosh! Nakainom ka? Well, of course, iinom ako bago pumunta rito. Baka boring sa loob. And besides, I bet you lahat ng mga tao pumunta rito nakikikain lang. Ano ba, Mami? Tara na nga, umuwi na nga tayo. Let's go na! Ano ba? Hindi pa nga ako nakakaupo, uwi na tayo. Besides, sayang naman tong outfit ko, no? Well, at least I have to see your dad before we go, right? Ano, nandiyan ba siya sa loob? Wala siya dito. Tara na, let's go, Mom. Well, then he's over here. Wait! RJ, bakit mag-isa ka dito? Gusto ko lang makapag-isip-isip. Tungkol? Tungkol kay Papa. Ayos. Natatakot ako na baka hindi niya ako maabutan na maging doktor ulit. Na hindi niya ako makita na nakapag-opera. Tulad nung dati, nung bata ako. Never niya ako nakita na nag-opera dahil lumayas nga ako sa amin. Akala niya, gusto ko lang talaga siyang suwayin. I was never able to tell him na kaya ako ginawa yun. Dahil I wanted to be like him. Someone who made it on his own and became successful. All I wanted was for him to be proud of me. Sigurado ako na proud sa'yo si Sir Pepe. At oras na gumising siya, panigurado, yun ang unang-una niyang sasabihin sa'yo. May nahanap ka? Sino? Si Carlos. Baka mamasamain naman niya na magkasama tayo ulit. Bumalik na siya sa Eastridge. Pero siguro, dapat siguro bumalik na rin ako sa loob. Okay ka lang dito mag-isa? Oo. RJ, magpakatatag ka. Tumulad ka sa anak natin. Alam mo, noong mga panahon na nasa ospital ka, hindi ka niya sinubuhan. Umasa talaga siya, nagagaling ka. Pasok na ako. Salamat ulit.
Dapat pala, sinamahan na kita noon nung bumalik ka sa bahay ng daddy mo. Di ba ka napahama ka noon? Posible. Pero posible din na matalo natin yung mga magnanakaw. O kaya nakahingi tayo ng tulong. Sa bagay, I mean, at least it all went well naman. Nakaligtas kami ni Dad at Tita Lynette sa mga magnanakaw na yun, di ba? Oh, Harry? Hindi ko alam na nandun ka pala nung ninakawan si na Lynette. At ikaw naman, Regan, nadamay ka rin. Oh, poor souls. Totoo ba itong nangyayari? Ma'am Moira, pinakausap niyo po kami ng maayos? Hindi niyo po kami sinisingalan? And why would I do that? I'm such an angel! Kaya pala ang bait sa atin. Amoy ala kayo, ma'am! Lasing. Sabi niya. Moira, nakainom ka? Of course not! O, Lynette, kamusta ka na nga pala? Oh, wait. Hindi ka pala member ng Tanyag family. Moira, bawal nakainom dito. Teka muna, asa na ba si Robert at si Giselle? Because I have to offer them my prayers. So, were you looking for me? I overheard your voice looking for me. Oh, Giselle! Oh, my poor sister-in-law. Nako! I'm so sorry about what happened to you. Alam mo ba, I'm praying for his quick recovery. Oh, you poor, poor girl! Kuwawa ka naman! So the question is, will Sir Pepe be normal again once he wakes up? Well, he can suffer the same fate as Doc RJ. Or worse, be in a vegetative state. Let's just hope that doesn't happen. That's why we're all here, to pray for his full recovery. I'm actually concerned kay Zoe. Lagi siyang umaabsent. Sorry, excuse me. Carlos, update lang kita. Nakita namin, kausap kanina si best friend at si Lynette. Nagyakapan pa nga eh. Oo. O sige, basta mag-ingat ka na. Okay, bye-bye. Dan? Bakit mo sinusumbong kay Doc Carlos, si Lynette at si Doc RJ? Sinabi ko lang na may nakita natin. Para ano? Para magalit si Doc Carlos kay Lynette? O kaya awayin ulit ni Doc Carlos si Doc RJ? Why? Ito yung pinag-usapan ninyo kanina, no? Ito yung sinabi mo na ikaw na yung bahala. Pinabantayan sa'yo si Lynette? Asawa ni Doc Carlos si Lynette. Wala naman ako makita masama kung concern lang yung tao. Yes! Yes, walang masama doon. Pero masama dito is makikialam ka, Michael. Let them live their own lives. This is none of your business. And so what? So what kung magkasama sila kanina? Kung dinamayan lang ni Lynette, si Doc RJ. His family just suffered a tragedy. Sana naman huwag natin pag-awayan to. We're not fighting. I'm just trying to prove a point here. Alam mo, kung meron gusto manggulo dito, ikaw yun. By reporting to Doc Carlos, hindi ako. Get off me! Bakit ang may amoy alak ka? Lasing ka! Maybe I sprayed the wrong perfume. Moira, pwede ba? Huwag ka na nga magpalusot. You're drunk! What? Who told you that? Si Lynette! Moira, pwede ba mag-isip ka? Di ba ngayon lang tayo nag-usap? Di ba paano ko masasabi kay Ma'am Giselle?
Giselle, paano naman ako malalasing dito? You don't even serve alcohol here in your prayer vigil. Hey, that's mine. Give me that back. Anak nga! Walang hiya ka, Moira. Hindi mo na ginalaw yung padasal para kay Papa? Dito mo pa pinili maglaseng? Get out! No, I have Alex. To see Robert. I have to offer him my prayers. Get out! No, I am not leaving! Sinabi ko sa'yo, get out. I said, leave! Ayaw mo umalis? Ayaw, ah! Oh, wait! Ow! Ow! Hello? Wait! Let go of me! Grabe talaga yan si Ma'am Moira, no? Walang pinipiling lugar. Hanggang dito ba naman nagpapasaway? Ay, naku. Naku, Chang Susan. Hindi lang po si Ma'am Moira. Pati po yung anak niya. Kayo ba naman? Eh, ano ba naman ang aasahan niyo sa batang yun? Eh, wala namang ibang inatupag yun kundi magtaray, di ba? Eh, kanina pa ba magbamana yun? Para maging anak ka ni Moira, walang maituturo sa iyo na kagandahang asal yung babaeng yun. Chang, tama na ho yan. Chang, dapat kasi itong si Moira, hindi na nagpunta dito. Tapos nakainom pa. Ano? Chang, wala akong wala ako sa sila. Okay, saan ka? Dahil ko, Chang, sige, sige, sige. Excuse me, Doc. Lynette, pwede pa tayo mag-usap? Excuse me. Oo naman. Ano yun? Bakit? Ano yun? Gusto lang sana kita i-heads up. Heads up? Tungkol saan? Don't ask me how, pero mukhang nakarating kay Doc Carlos that you're comforting Doc RJ earlier. Obligasyon na araw-araw ka nandun. Si Andalyn okay pa kasi lolo niya yung nasa ICU. Pero ikaw? Kapag lumabas na ang results ng fingerprint matching at napatunayan na guilty kayo sa pangingindam kay Papa, pagbabayaran nyo yan! Inosente kami! Balita ako, pinagsususpecha ang karaw ni Giselle sa nangyari sa Papa nila. May ginawa ka bang di ka nais-nais? The only thing that we can do now is to continue to seek justice. Dapat managot at magbayad ang mga taong nasa likod ng nangyari kay Papa. May malaki tayong problema, anak! Tukos saan ba yan? Mahawag sa akin yung kontak ko. Nagkaroon na raw sila ng resulta ng fingerprint matching. There is a match!